Rider G Crossover. So what's up guys? Eh, nandito po tayo ngayon sa aming opisina. Eh, meron po dito ng dinalang motor. Alright! Kasi bago po ito, ano? Ito po yung crossover ng Suzuki. Labas po ng 2020. Yeah! Ayan, mga katutang kapalaboy, gusto po ng may-ari na i-test drive po natin to. Eh, ako rin. Eh, gusto ko po nga makapag-drive ng bagong labas ng Suzuki, ano? Ito po yung Suzuki Crossover or Rider G Crossover. Alright! Bago po yan, check muna natin. So ayan po, nangangamoy pa po ang guma. No. Ayan po, ano, naka ang tagal po stop ng kanyang sinisir, ano? Hindi katulad po sa iba na madali lang. So start na po natin. Nandito po yung kanyang start, katulad din po ng Suzuki Rider 110, no? Dito. At ito po yung kanyang signal light. Check po natin. So ayan, ito rin po. So yung kanyang headlight, ano, hindi po katulad sa SRM, ano. So hindi naman talaga yan pwede magkapariya pa dahil sa hindi po sila katulad ng brand. So yan po, naka disc brake, ano. So yan, bagong bago pa yan po. So if ay na po ito, ano, ito, nandito po yung kanyang sensor. At yan po. So what's up, try na po natin. So, what's up guys? I'm Boy Palaboy Motovlog. Ayan po, start na po yung ating bagong motor, ano. Kung makikita nyo po yung ibang motor ay pag naka-start ilang segundo lang ay mawawala na, pero ito po ay iba. Mawawala lang po yung ating sensor pag naka-start na, no. Ayan. So naka-start na po tayo ngayon. Katulad po ng dating mga motor, dito pa rin po yung signal light, ano. Ayan. At dito yung kanyang horn. At yung kaibahan lang po kasi yung switch natin sa light, sa headlight ay dito po. Ayan. So ayan, mga katropang kapalaboy. So hindi po tayo mag top speed, ano. Yung atin lang ma-feel po yung takbo ng Suzuki Crossover. At so yan, kaunting review na rin po. So what's up mga katupang kapalaboy. So yan, na-intriga lang po tayo kasi bakit ba ito tinatawag na crossover. Ayan, ayan, magaling pala, no? No. Kaya pala kasi ganyan. So kaya pala tinatawag itong crossover kasi ayan, kung makikita nyo magaling lang. Magaling talaga, no? Ayan. No. So yan mga katupang kapalaboy. Medyo yan, hindi po tayo makatap-top speed, ano, dahil dito lang po natin i-test drive sa ano, syudad. Alright! So yan mga katrupang kapalaboy, para sa akin na mas okay naman po ito, parang nasa, so bagay po ito sa mga matatangkad na tao, ano. Kasi yan, parang katulad din sa taas ng Honda RS150 ko, ano. Oh my god! Yan, katupang kapalaboy, at yung kanyang manubila katulad lang ng sa FI ng XRM, ano. So medyo nanibago lang po tayo kasi ayan, iba po yung manubila ng Honda RS.
Para sa akin, mas okay po ito, no? And po, no? So, makikita nyo po yung kanyang neutral, no? Neutral. At saka, yung sensor, signal light. Yung ano lang po dito, hindi po makikita mo kung ikaw ay nag-chinese girl, no? Kung nasa Primera Segunda na ba? So, ayan, mga katsupang kapalaboy. Hindi pa po masyadong sanay si Palaboy sa pagre-review ano ng motor. So ngayon lang po tayo nakapag-review ng motor. Ito pang Suzuki crossover. Ayan. So ayan mga katrupang kapalaboy, abangan nyo po ako sa susunod kong mga vlog. At bago po yan, maraming salamat po sa nagpapa-test drive sa ating kay Sir Fritz Gaitok. Ayan mga katrupang kapalaboy. So what's up? Uy, palaboy! Motovlog! Ayan, parang lilipad po tayo, parang kabayo, no? So, what's up? So, ayan, okay naman po yung kanyang arangkada. Murag di man, ma, di makita ngayon ko, no? Primera Segunda. No? Oya may kuan. Oya may kuan. Para ko hay ni. Ah. Pan ko ma jani pan. Mura ba ganay mga kuan. Inat to to. Ano ji? So, ayan. Si shout out kay Sir. Ayan po sa ayan po si Sir Fritz. So maraming salamat. Ayan. Maganda yung design sa kanyang gulong. Hindi po mabigat ang ano crossover Suzuki ano. Yung kanyang manubila ay katulad sa XRM. So ayan mga katrupang kapalaboy. So hanggang dito na lang po ang vlog ni Boy Palaboy. So, see you next vlog.